nung September 1, ako yung unang bumaba na mga guro para mag-confirm sa nangyari sa Hanayan. Pagkatapos, yung dinala na yung tatlong patay sa yung si Emerito, si Sir Emerito Samarca at si Junil Campos at si Dato Bilio Sinso. Pagpunta namin doon, pagdating namin ng alas 5 ng hapon, yung mga military ay naglalaro ng basketball doon sa gym ng Jatagon. At pagkatapos ay yung hindi naman sila huminto sa kanilang paglaro, yung mas nilakasan nila yung mga sounds nila sa kanilang yung sa basketball, kasi nagbabasketball doon sila sa sa gym ng Jatagon. At saka matagal sila doon sa basketball, paglaro nila ng basketball. At saka yung hindi man lang yung patay ay nasa labas lang, hindi nila pinaano doon sa loob, kasi naglaro lang sila doon sa ilalim ng gymnasium sa Jatagon. Kinausap niyo ba sila? May mga kasama na rin na nakikipag-usap, pero hindi naman sila ganun huminto. Oo, kasi yung sinasabi pa nila na yung game 3, ganun ang kanilang sinasabi pa. Kasi matagal dun sila naglaro, hanggang gabi sila sa gymnasium sa Jatagon. Anong unit ng army? Yung unit sa Jatagon, yung doon sa 36 IB, at saka yung Scout Rangers ang nasa doon sa gymnasium. Ito ba yung isa sa dahilan kung bakit nag-desisyon kayo na ito tumuloy na lang sa bundok? Oh, yes, of course. Ito ang pinakaunang dahilan, kasi takot yung mga tao galing pa sa yung napatyan. Pagkatapos yung pinampuntahan nila, pagdating nila sa gymnasium, ang mga military ang nakita nila. That's why na ito ang rason na doon na lang sa Tandag ang pinarason namin na ang rason namin doon na lang sa Tandag pumunta ang mga lahat ng mga bakwit. Ano ang pakiramdam nyo na yung mga sundalo ng gobyerno hindi man lang ginalang kayo patay, wala sila na concern? Ano pakiramdam? Mismo sa akin yung parang hindi nila yung walang respeto sa gobyerno na ginawa nila, kasi pati yung patay hindi nila nirespeto, pati ang mga tao hindi na nila respeto. Kahit man lang sa pagpapunta doon sa gymnasium, hindi nila ginawa.